It's the time of year again when everyone should be happy for the coming Christmas season. Masayang nagbabalik ang ating fairy gandang mother para sa munting kahilingan na kaya naming ipagkaloob sa darating na kapaskuhan. Hiling na! Send us your emails at lifeandstyle.rickyreyes@yahoo.com. Welcome back, mga ka-Q. Nandito po ako sa Garden Healing Center ng Child House na kung saan ay dito nagpapahinga ang mga batang may cancer pagdating ng hapon at pinaparaos ang kalang hapon sa pamamahinga. Pinag-uusapan na po natin ang breast cancer at sabi ko po kanina idadaling ko po sa inyo ang iba't ibang tao may magagandang advocacy. Natutuwa po ako ng napakagandang actress o yung tinatawag nating the beauty queen of GMA 7 na si Miss Isa Calzado ay napakaganda ng kanyang advocacy, breast cancer awareness. Ang sabi po ni Isa Calzado, it is better ang prevention than curing. Mabuti na daw po yung malaman natin mas maaga kesa nagpapagamot tayo. At syempre makakasama din po natin si Danny Meneses ng Philippine Breast Cancer Network na kung saan naman ang kanilang advocacy ay nako. Pag nalaman nyo daw po kayo may breast cancer, huwag kayong matakot dahil mga natural way ang kanilang ituturo sa inyo ng paggagamot na hindi kayo gagastos ng malaki. Pakinggan po natin sila. Nag-start akong maging advocate for breast cancer awareness noong mga 2007 yata o 2006, and then I became the ambassador for Kiss Goodbye to Breast Cancer campaign, or one of the ambassadors, mga 2 years ago, and then that's when it started. What made me decide to join this cause is that yun nga, it's more personal for me because I lost some loved ones. At the moment I've lost two relatives to breast cancer, and syempre babae ako. At lahat naman ng tao connected to a woman in some way. I support the cause because I believe that everyone can be affected by this disease, and hopefully maging aware lang yung mga tao through proper detection and early detection and better lifestyle. Ang mga kababaihan ang mas nagkakaroon ng breast cancer, but also even the men should be aware that they can get breast cancer, but of course it's more common in women, and dapat lang talaga alagaan natin yung sarili natin kahit anong type ng cancer yan. But actually kasi being with KGBC campaign with the cause, it has helped me somehow siguro make amends with the disease, kasi sobrang may inis ka, magagalit ka because kinuha niya yung mga mahal mo sa buhay. Pero through KGBC, natutulungan ko siguro in my own way, kahit mag-devote ka ng konting panahon mo para mag-create nga ng awareness, at mas siguro kahit papaano mas mapasaya din yung ibang mga individuals na nagkaroon na ng breast cancer, at kahit papaano maging mas masaya sila. Sana at least ngayong buwan na ito, Gumawa tayo ng paraan para makapagpa-check up. Kung di man makapagpa-check up, or alamin natin kung may mga masakit ba, kung may nararamdaman tayong panghihina, or kung if ever man, sana din mas maging conscious tayo sa mga kinakain natin. Huwag lahat junk food. Mas kumain po tayo ng maraming prutas at gulay, at makapag-exercise tayo. Ang Philippine Breast Cancer ay itinatag pagkatapos nung na-diagnose yung aking asawa, si Rosa. Na-diagnose sa February 1997. Tapos, nung panahon na yan, wala kaming kaalaman hinggil sa breast cancer. No? Hindi namin naiintindihan. At nagkataon na meron First World Conference of Breast Cancer sa Canada. At minabuti namin na siya'y mag-attend. At siya'y pumunta mag-isa sa Canada. First time niya out of the country dahil ang baby namin noon ay 2 years old pa lang. Kaya kailangan namin ng mga kasagutan hinggil sa sakit na ito, kung paano namin haharapin. At doon sa First World Conference, nakita niya yung kalubhaan ng breast cancer sa buong daigdig at saan nanggagaling. At nakita nga niya kung paano ito lalabanan. Kaya nung bumalik siya, isang buwan lang pagkabalik niya, tinatag na ni Mrs. Ko yung Philippine Breast Cancer Network upang itaguyod ang punto de vista ng kababaihan. Nagsagawa ang Mrs. Ko na si Rosa ng First Philippine Conference on Breast Cancer. Kauna-una ang komparensya sa buong Pilipinas. Dalawa na gawa niya, tapos nakinilala na siya sa labas at inimbita na siya sa Europe. No? Naging plenary speaker siya.
Tapos naging main speaker siya sa Second World Conference Ottawa, naimbita sa New York, San Francisco, all over now, internationally. At nung siya nawala, edi ako na nagpatuloy dahil yung kaalaman na nakuha namin sa ibang bansa ay napakayaman at napakalalim. Past two world conferences, ako naman ang naiimbita at ako naman ang nagsasalita. At marami na kaming mga nagawa at patuloy namin ginagawa. Pananaw ng asosyasyon namin ay ito, no? Yung mga medically diagnosed with breast cancer ay kinakailangan alam na nila yung choices nila. Ano ang choices nila? Ang problema, karamihan ng mababae na diagnosed with breast cancer, they don't know their options. No? Akala nila ay medical option lang. Akala nila ay pera lang. Hindi yon. Dahil maski gano'ng araming pera mo, kung wala kang kaalaman hinggil sa breast cancer, mali-mali yung mga decision mo. At malalaman mo yung pagkakamali mo after the fact. Pag lumala ka na, magsisisi ka pagkatapos. Okay? Pangalawa, para sa mga babaeng hindi pa nadadiagnose ng breast cancer, ang habol po namin ay paano may iwasan ng kababaihan ng breast cancer. Kung those who are already suffering, first we have to, kung nakikita namin, i-analyze muna namin yung individual. Ano yung primary concern? Is it the health, or is it the heart, or is it the mind? Iba-iba ang tama ng sakit sa tao eh. Kasi kung malalana at malalana, maaari yung family support na importante. Yung paano niyang haharapin ito. Kung paano niya tatanggapin yung eventual, no? Pero kaya iba-ibang stages yun. Basically, information ang kailangan ng tao dahil kadalasan ligaw ang tao eh. Especially pamilya. Kaya namin, ini-involve namin yung husband, yung children sa pagharap dito sa sakit na ito. Kasi long term ito eh. Whether it's short term or long term, dapat involved yung parents. Ang naging unang gamit kasi yung mammogram. Yun ang nakasanayan ng karamihan. Ngayon, ika nga, bawat may bagong bagay, binagdududan. Kanya lang, alam mo, ang point kasi dito, ang sinasabi kasi, yung mammogram, doon makikita kung malignant. Sa thermal imaging, hindi kami naghahanap ng malignancy. It's either abnormal or normal. So, hindi masasabing malignant. Okay? Kaya kasi ang position namin, kapag na may nalaman na may abnormality ang babae, panahon nang kumilos. Bakit maghihintay ng malignancy bawat bago kumilos? Yun ang punto namin. So, yun ang sinasabing early. Ang kalusugan ay ang tanging kayamanan natin. Totoo po yun. Ano man ang yaman mo, pag ikay nagka-breast cancer, walang magagawa ang pera ninyo. Ngayon, ang mga nanay po ay dapat mag-ingat ng gusto dahil ang kalusugan ng kababayan na mga babae, especially pag nagkaroon na ng regla na, yun ang vulnerable ng kababaihan eh. So, ang pag-aalaga ng katawan ng babae ay hindi lang tungkol sa sinasabing pampaganda, ngunit yung sa loob, yung malinis ang iyong loob dahil malinis ang kinakain mo. Huwag po kayo matakot sa breast cancer dahil pwede po itong iwasan. Pwede iwasan ang breast cancer. May kaparaanan kung paano malalaman na meron kayong breast problem, hindi cancer. At may mga paraanan kung paano itong susugpuin ng natural. Okay? Kaya salamat sa programang ito dahil ang hangarin po ng PBBCN ay makarating, makaabot sa pinakamaraming kababaihan. No? Kay mayaman o mahirap, kay Muslim o Kristiyano, kay may pinag-aralan o wala, kay bata o matanda, kay may anak o wala. Mangyari lamang po na kung kayo nakapag-internet, pumasok kayo sa website po namin. O yan, mga kagandahan, huwag niyo kakalimutan ang sinabi ni Ms. Isa Calzado. Prevention is better than curing. Totoo nga naman yan. At nako, sabi nga ni Danny Meneses, kung meron na kayo niyan, aba, huwag kayo matakot. There are natural ways how to do it. And one of that is exercise. Move your body. Move your booty, sabi nga nila. Dahil ang exercise ay nakakapagpagalaw sa lahat ng mga dugo sa ating katawan. At tuturuan tayo ni Ms. Regine Tolentino ng ating gandang body ngayong umaga to. Come on, Regine! Alright! Give it up for Life and Style with Gandang Ricky Reyes. It's now time to get cheerful and perky with our cheer dance.
workout, syempre, with none other than the song by Charisse Pampenco na kasama rin sa Glee. And speaking of Glee, syempre, pag manonood tayo ng Glee, may mga nakikita tayong mga naka-cheerleading outfit. Kaya naman, usong-uso naman ang cheer dance. Isa siyang napakagandang dance na pang-workout talaga dahil kailangan naman talaga dito discipline, flexibility, and lots of strength. Kaya naman kasama natin si RJ at si Calvin ng Dance Squad to give you a few steps na pwede niyong i-try na masayang gawin para lagi kayong in shape and sexy. Umpisahan natin sa mga cheer moves natin. Kailangan very, very sharp. With our hands in a letter L shape, let's start out in a count of 1. Cock spin 2. And take it out again. And close. Syempre kapag cheering, hindi mawawala ang step na high V. Take it forward. And cross while you turn. Pivot turn. And back again. High V. And there you go. Let's try it with a roll. Roll and punch. And a roll and punch. Punch forward. Forward, forward, and forward. Do that for 2 sets. We move on to our cheer jog. Pag cheer jogging, parang nag-jog, pero taas natin ang mga ankles natin. So we do that for 1, 8. Moving on to our bounce step. Take it to the right. Just bounce and bounce. Parang kamay natin. Bounce, bounce, roll, and up. Bounce, and a roll to the other side. Now do a wave. Wave, wave, and stop. And a wave to the other side with a stop. Okay, now we're gonna do 2 sets of kicks. We do it with the right foot first. Right foot up and kick. Left side up and kick. Don't forget to point your toes para mas maganda movement natin. Now, hands up. Let's go jogging forward for 4 counts and finish it off with our last step. Now, we go to a squat and a clap and a squat and a clap. Pag cheering, ang mga clap steps natin naka-clasp. So parang nag-holding hands na ganyan. Para solid talaga at nakikita nila na ang daming strength ng squad nyo. Okay, so kung ready na kayo, let's do it. Charisse will also be a guest someday soon sa Glee. So sana mapanood natin din yun. Dahil proud to be Pinoy tayong lahat. So DJ, music please. Let's get in a pyramid. Ito yung kanya, ang kanyang song na talagang super cool. Here we go. Music. For more information, you can call us at www.reginesdancestudio.multiply.com. See you next week. Keep on dancing, guys. Squat. Ayun yung pong lahat. Pabalik pa po muli ako pagkalipas lamang po ng ilang sandali.